Juan, pina-finalize ko lang itong mga kailangan natin bilhin sa market tapos sasamahan mo ako and you're going What? to... Pamamalengkehin mo ako? No way. You know, I've never been there before. And I have no plans on going. Okay? Alam ko. But wala kang choice. Princess Yuan. Dahil akong inassign ni Lola para sa inyo ni Joanna. And what will I learn dyan sa palengke? Marami. You'll learn how to choose the best and the freshest ingredients na kailangan natin. And pati na rin yung pag-study sa mga future supplies natin. Nope! Just leave me out of it, okay? Ano sasamahan mo? Pag kinulit mo pa ako, sige ka. Mahal ka. Astos! Ano? Gagawin niya akong alalay. Athena girl's crazy. So tuloy pala bukas yung food tasting ni Lola. That's why Ina's buying the ingredients na. Well, she can go by herself. Kasi hindi ko siya sasamahan. You should go with her. What? Ano naman ang trip mo, Joanna? Kung gusto mo, ikaw na lang si Mama. Yuan, you have to. I have a plan. Okay ito ah. Dapat, kapag namimili ng kane, i-make sure muna firm yun kapag hinahawakan. At dapat wala rin amoy. Doon mo malalaman na good quality talaga yung kane yung hinahanap. Ganon din sa isda, kapag may amoy, ibig sabihin nila fresh. Kaya na pa tayo ikot ng ikot, Ina. Tagal mo naman pumili. Nasusok ka na ako eh. Ganyan din ako dati. Hindi rin naman ako sanay sa palengke noon. Pero, kung mag-start ako ng palace business ko, siyempre, kailangan ko matutunan lahat ng mga. But how do you do it? Paano mo kinakaya? It's so disgusting in here. Kapag kasi nakaset yung goal mo to succeed, lahat ng yan kaya mo i-overcome. Yung init, yung baho, yung hirap, at yung bigat. Bale, wala na lang kang yun. Dahil kapag tiniis mo yun, ma-overcome mo lahat ng struggles. At magkakaroon ka ng sense of fulfillment. Makikita mo, yung mga opportunities, walang hanggan yan. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga sa umpisa. And, nothing good comes easy, mo. Alam ko naman lahat ng paghihirap ko magiging worth it yun. Dahil para to sa kapatid ko. At para rin sa parents ko na tag-inspire sa akin sa dream ko na to. Siyempre, sa nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng tiwala at nag-risk para mabigyan ako ng panibagong pag-asa sa buhay. Yun ang si Lola. Kaya hindi ko siya bibigyan. Isang kilo po nito,